think I'm going to start by saying that we believe that the Lord Jesus Christ is God the Son incarnate. According to John chapter 1, verse 1 and verse 14, Philippians chapter 2, verses 5 to 8, Titus chapter 2, verses 13 to 14, 1 John chapter 5, verse 20, Hebrews chapter 1, verse 8 to verse 12, Isaiah 9:6, and of course, Matthew 1:23. However, I will prove that before He came to earth and took the form of man, He was already God. Before He came to earth and took upon Himself the form of man, He was already God. And I will not invoke so many verses in the Bible to start with. I will just point out to you John chapter 8, verse 58, where the Lord Jesus Christ said, "Before Abraham was, I am." Now, note this self-revelation, self-identification, self-claim of Jesus Christ. The I am here is characterized as a single, personal, absolute being. Now, people may say, well, in the Bible, there are also many passages which says, "I am, I am, I am, I am, I am." But actually, if you will read the Bible, although there are such passages, there is not a single passage other than, of course, Exodus chapter 3, verse 14. Where the same proposition has been asserted. Because all of the other occurrences of the expression "I am" has some relative or qualifying functional characterization or characterizations. Say for instance, in 1 Corinthians chapter 15, verse 9. I did not quote the entire passage here. You can read for yourself. Paul was saying, "I am the least of the apostles." So you have there the phrase or the expression, "I am." But you will note, "I am the least of the apostles." No, it is a claim where we can say it is a single, personal, relative, or functionally qualified being. It is a qualified claim of being. It is not an absolute claim of being. So this claim of Jesus Christ is unique. It is entirely different from all other claims of "I am." Except that of Exodus chapter 3, verse 14. And the one who was speaking in Exodus chapter 3, verse 14 is the Lord God of Abraham and of Isaac and of Jacob. The parallel or the corresponding passages proving that
is of course in Exodus chapter 3, rather Exodus chapter 6, verses 1 to 8. But the Lord God, Yahweh, Elohim, of Abraham and of Isaac and of Jacob, who spoke to Moses, is God Almighty, El Shaddai, the one who appeared to Abraham in Genesis chapter 17, verse 1. So, Jesus Christ is the visible God. He is the visible God, as proven, of course, in Titus chapter 2, verses 13 to 14. Now, God the Father is the invisible God. I have here several symbolic diagrams. You can look at it there to see the distinction between God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. God the Father is the invisible, God the Father is not directly visible, neither directly audible, nor directly accessible, nor directly knowable. While God, the Son, the Lord Jesus Christ, is the directly self-revealing Lord God, while God, the Holy Spirit, is the symbolically revealing God. Now, I have to jump off from those points because the next question is, oh, you are now talking about God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Don't you believe that there is but one God? Yes, we believe that there is but one God. Although, in that one God, there are three distinct persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Now, we reiterate that we also profess the statement of faith that God is one. We don't see any contradiction in the statement that God is one, while at the same time, in that one God, there are three distinct persons. Why? Because it all depends on the definition of the term one. So, in the Bible, the term one has several meanings or denotations or connotations or implications. The term, it depends on the context. How many minutes more do I have? Eight. Eight minutes and 42 seconds. Okay. Good. So, the concept of one must be clearly understood. If you don't want to be confused. Now, I said in the Bible that term one has several meanings or denotations. Not just one meaning or just one denotation. It has several denotations or connotations or meanings. Now, I have listed here at least three denotations of the term one, and with the corresponding biblical references, of course. I first listed one in the sense of single kind or single class. Secondly, one can also mean
single in agreement or in unity. And then thirdly, one can also be single numerically, and that is pure singularity. If it is single numerically. Now, I think the trouble with the Unitarians, even among professing Christians, there are Unitarians, no? Among Pentecostals, the Pentecostal Oneness, no? Or in the liberal school of thought, they have the Unitarians also. So, there are so many Unitarians. Those people who believe that God is a single person. Because according to them, one just means singularity. Single numerically. However, we agree that that is one of the denotations of one. But that is not all of the denotations of one. I have here an example in Genesis chapter 1 verse 5. There was an evening and a morning, and it was one day. That is numerically singular. One evening and one morning is one day. However, there is another sense of the term one, or meaning or denotation of the term one, and that is one in agreement. That is unity, agreement. We have an example. The example is just an example. There are so many other examples, but I just pointed a few examples here, but not exhaustive. John chapter 17, verses 20 to 21, where the sense of the passages means that God the Father and the disciples of Jesus are agreeing to dwell in Jesus. So they are one in the Lord Jesus Christ. They are one in the Lord Jesus Christ. They are agreeing together that the Father will dwell in Jesus Christ, that the disciples of Jesus will dwell in Jesus Christ. And in this agreement to dwell together in the Lord Jesus Christ, they are one in the Lord Jesus Christ. That is one in the sense of unity or agreement. However, in my list, the first denotation on the term one is one in kind, one in class, or single kind, or single class. Let us hear. Right now, we are one here in kind. We belong to a single kind. We belong to a single class. We belong to one class of being. What class of being? Human kind. Human being. So that is singularity, not in number, not in agreement, but singularity in class, in kind. Single kind. Now, in Genesis chapter 2, 24, and the man shall leave his father and his mother, and shall cleave to his wife, and that two shall become the two
the two individuals, Adam and Eve, husband and wife, the two individuals shall become one flesh. Not one plant. Not one H2O or water. But one flesh. One in kind. But these are two individuals. But they in joining together are not only agreeing with each other, but they are now belonging to the same time, the same class. Now, another example is in John chapter 10, verse 30, where Jesus Christ said, I and the Father are one. Now, notice the verb are, not is. I and the Father. Now, some people will say, oh, that is an agreement. That is one in the sense that they agree. They agree, they have the same purpose, taking care of the sheep. Yeah. Agreement in task or in work or in function, taking care of the sheep. No? So they are insisting that that is number two. No? That number two, one, is applicable in that passage. How many minutes more? 12 minutes left. Only 30 minutes here, no? Alright. So, say for instance, the Iglesia ni Manalo, the Saksi ni Jehovah, will insist, isa sa tatay, isa sa gawa, pag-alaga ng tupa, one in purpose, one in time, to take care of the sheep. So, they are saying that John 10:30, the one in John 10:30 is number two, concept of one, singularity in purpose, in work, and therefore agreement, unity. No. Jesus said, I. He did not say, my purpose and the purpose of the Father are one. Jesus Christ did not say, my works and the works of the Father are one. So, it excludes number two. Again, sorry. May I have this glass of water? Dito, dito muna ilagay dito sa baso ko. Jesus said, hindi, yan ang lagyan mo, please. Lagyan mo lang ito. Oh. Ikaw mo lang. Kulit yan. Jesus said, notice the verb, I said, I and the Father are one. So, this linking verb denotes plurality, not of purpose, not singularity of purpose, not singularity of works, but it denotes plurality of persons. Plurality of persons. I is a personal pronoun. Father is a term of kinship relationship. But since the two terms are being related by the linking verb, therefore it's the father of the I. The I is a person. The father of a person is a person. So, here we go. Jesus is saying,
I and the Father are one. One in what? Not in number. Because there are two persons there. Not one in what? Not one in agreement. Because it is not so qualified. Where are they one? In what sense are they one? One in kind. One in kind. That's why in John chapter 5, 18 to 19, the Jews charge Jesus of making himself equal with God. And Jesus did not deny that. Instead, he in principle affirmed that in verse 19. In fact, in verse 19, the claim of Jesus is whatever the Father does, the Son do it likewise. So this is co-equality in equability. And again, of course, we mentioned last time, Philippians chapter 2 from verse 5 to verse 8, referring to Jesus Christ, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but humbled himself and took the form of a servant. So Jesus was in the form, morphe, essence of God in Greek. And he thought it not robbery, hindi pa kamtam, hindi pa nanakaw na kanyang isipin na siya kapantay ng Diyos. Because he is of the same essence with God the Father. That's why in John chapter 1, verse 14, and the Word came to be flesh and dwelt amongst us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and of truth. No? The glory as of the only begotten of the Father. The claim of some people that the expression or phrase or term only begotten was coined by Athanasius is totally false. Because it's already there in the Bible, if you are reading the Bible. In fact, it has been repeatedly reiterated in the Bible. In John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth into him should not perish, but have eternal life. Now, there are other passages, no? I will be consuming my time if I quote all of them. But the point is that it is not invented by the Nicene Creed or by Athanasius, the term only begotten, monogenes. Mono. Genes. Genes, that's gene. Kind. Mono. Single. The term mono, that is single. Mono. But he is here, is not singularity. It is sameness of essence. Now, only begotten, the only one of the same time, monogenes, the only one of the same time. Angels are sometimes called sons of God. Believers in the Lord Jesus Christ are sometimes called sons of God. But Jesus Christ, something, is totally, absolutely unique, because his sonship is predicated on being of the same kind, being of the same kind with the Father. So if the Father is that kind, the Son is that kind. That's the point of our monotheism. God is one in kind. God is single kind, but not single numerically. And God, even before the creation of the world,
can only be love if there is a triadic interpersonal relationship. That can never be love unless there is a lover. And there is a beloved. And there is a loved one. Now, before the universe was created, no angels, no humankind, no creature whatsoever. The Bible says God is love. He always is love. How can God be always love? If there's only a single person, that is God. So he will be a lover of himself and he will bind himself to himself. And that is egomania. That is an egomania. A singular person God, no, cannot be love. Cannot have the character of love. If it is a singular personal God. Because to have the character of God, there must be a triadic relationship of lover, beloved, and loved one. Now, the biblical God, and therefore the biblical Christian's true God, is one God in the sense of God of a single kind. But in that single time, even in eternity prior to the creation of the universe, that single time God has three persons and love was already obtaining in that God. Why? Because it is God the Father who is the lover. God the Son who is the beloved. And God the Holy Spirit who is the loved one. Now, coming back to the only begotten, I would like to reiterate the concept of being only begotten, monogenes, of the same or singular kind. Singular kind. Gene kind. Only of the same kind. Is the only one of the same kind. Refers to the Lord Jesus Christ. It is never predicated of any other being and person except the Lord Jesus Christ. Now, there are other things. Take for instance 1 John chapter 5 verse 20, where already we have discussed this previously. This is the true God now and eternal life. Contextually, it refers to the Lord Jesus Christ. 1 John chapter 1 verses 1 and 2. 1 John chapter 5 verses 9 to 13. And then grammatically, this is a demonstrative pronoun. This, referring to the subject immediately preceding the demonstrative pronoun. And that subject is Jesus Christ. Therefore, in John, 1 John 5:20, the one referred to as this is the true God. And eternal life is the Lord Jesus Christ. And incidentally, in Hebrews chapter 1, verse 8, it's God the Father himself who proclaimed and acknowledged that the Son is God. But concerning the Son, he said, Thy throne, O God, is forever and ever, and the scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Now if you say, oh, it's David who is writing that psalm and making that quotation. Yes, David may have written that psalm, but the context of the psalm is not within the bounds of space-time only. It is in the context of eternity. Secondly, messianic psalms or psalms referring to the Lord Jesus Christ are multiple reference statements. So, sometimes you may think it's referring to just human beings talking, but then suddenly you will realize that's the way. Are the executives
Santa Rita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. The Quran said regarding the real status of Jesus. In the Holy Quran, chapter 4, verse 171, it says, people of the book, when we say people of the book, it means the Christians and the Jews. Go not beyond the bounds in your religion. This is an admonition of Allah to the Christians and to the Jews. And say not as to God, but the truth. The Messiah, Jesus, the son of Mary, was only the messenger of God. And his word that he committed to Mary and his spirit from him, so believe in God and his messenger. And say not Trinity, refrain, better it is for you. God is only one God, glory to him, that he should have a son. And Surah Al-Ikhlas on chapter unity or oneness, he said, say, he is Allah, the one and only, Allah the eternal, absolute. He begetteth not, nor he is begotten, and there is none like unto him. Talagang opposite na opposite doon sa mga kapatid natin na Kristiyano. Although this is comparative, but this is what the Holy Quran says, the last and final revelation. Although ang preparation ko ay bahagi din ng sinatalakay ni Reverend Medina. Is that I'm correct, Medina? Yes. Sa mga presentation ko, dito sa Psalms chapter 45, ay mayroon ditong footnote ang Jerusalem Bible, yung word na God. Sabi rito, in the Bible, the title God is given to the angels, to leaders and judges. Okay, hindi ko na pinakuntito yung mga verses na hinibigay niya. To Moses, to the goat of Samuel, to the house of David, and to the Messiah. Yung God dito, apply din pala sa Messiah, hindi na sa Messiah, kundi kay Moses din, kay sa mga leaders and judges, at doon sa kay Samuel. At sa ibang bahagi pa rin ng paliwanag, ay makita natin na yung word na God, kasi Moses was called God in chapter 7, verse 1 ng Exodus, ang paliwanag ng Roman Catholic ay ganito, the God of Pharaoh, that is, to be his God, and to exercise a divine power as to God's instrument over him and his people. So kung kaya pag-uusapan natin salitang God na ina-apply sa mga tao, the angel, and this is only a title. Title. Kaya, kung Jesus man ay tinatawag na Diyos, pero ito ang kahulugan lang nito, ayon sa mga paliwanag mismo ng mga Bible scholars o yung Katoliko, itong God name na ito ay title. Ayon sa kanila. Title. At, ganun pa man, ang pinag-uusapan ngayon natin dito ay kung Jesus ba ay kapantay ng Diyos. Iyan ang ginagalakay ng Thor. Kapantay ba siya ng Diyos? Yung napatungan niya tayong video. Di ba? Okay, di ba? Mababasa natin, dito ay may mga bagay na ginagawa sa Jesus na para bang halos kapantay siya ng Diyos. Makikita natin yan sa Biblia. Pero kung umunawain natin ang Biblia, babasahin ko sa Tagalog, sa Juan, kapitulo 17, talata 7, ay ganito ang sinasabi.
kung bakit meron siya mga ginagawa na halos tilang bagang mapantay na siya. Ito ang sabi ni Jesus. Ngayon ay nakakikilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Lahat daw ng bagay na ibinigay kay Jesus ay galing mismo sa iyo. Galing mismo sa iyo. At makikita pa rin natin dito sa kapitulo 5 ng Juan ay mababasa rin natin kung bakit meron siyang titulo ng Diyos. Pero hindi na nangangulugan siya yung tunay na Diyos. 5:43 ay ganito ang sinasabi ni Jesus. Napalito ko sa pangalan ng aking ama. Kaya, pumunta siya rin sa siyang kapitulo sa pangalan ng ama. At ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumapalito sa kanyang sariling pangalan, ay siya yung tinatanggap. Kaya yung daladala ni Jesus, yung pangalan ng Diyos. At dito, napagkamali ngayon siya, Diyos. At dito nga, sa buwang kapitulo, G, 30, sinabi doon, ako at ang ama ay iisa. Hindi po kami tumatanggap na nangangulugan. Sila ay iisa sa in-kind. In-kind. Sapagkat, dito ay makikita natin na Jesus mismo ang nagpaliwanag na yung sa talata 24 ay sinabi niyang kayo yung mga Diyos eh. Kayo yung mga Diyos. Kinote niya yung tapang. Sinubuan niya doon sa 82, pwede kayo yung mga Diyos. Kaya, sabi ko doon sa Psalm 82 verse 6 na kayo mga Diyos at kayo anak ng ataas-taasan. Kaya, ang paliwanag pa rin dito ng iba eh, yung panga eh, instrument ng God eh. Instrumento ng God eh, hindi niya silang titulo ng pagkariyo. Sa 5:18 ng Biblia, yung sinasabi ko kayo nakikipantay sa Diyos, sabi yung mga paratang ng Budyo. Yun ay paratang ng Budyo at yun ay maling paratang. Bakit? Kasi kung 18 o 19, kung bakit kapila ay sinaparatangan ng mga Budyo na siya ay nakikipantay sa Diyos, sapagkat sabi nito, hinawag niya ang Diyos sa kanyang ama. Kaya ang hatol ng mga Budyo, sinakikipantay sa Diyos. Mali yun, sapagkat sa 2 Kronika, kapitulo 29, talata 10, si David man ay sinabi niya, tinawag niya ang Diyos na aking ama. Kaya dinaran natin ba palatangan si David na siya ay kapantay-kapantay sa Diyos? Hindi. Kaya mali yung palatang ng mga Mudyo. Pero ang sabi kasi, nagpakababa si Jesus. Yung ba ang pagtuturo ni Pablo? May mga problema rito sa mga tagapagsali ng Biblia. Maaaring natin tayo niya ako ni Pastor, ni Reverend Medina, dahil gumagamit ako ng mga iba't ibang version. Pero, kasi kung bakit gumagamit ng iba't ibang version, dahil yung mga pagsasali ng nagpukontrahan. At iniaamin ng mga Bible scholars na tayo ng mga salit ay may mga pagpukontrahan. Kaya kung ang isang salit ng Biblia ay bumukontra sa isang bahagi ng Biblia, meron problema sa pagsasali. Kinakailan ang salit ng Biblia ay magkatugma, hindi nagpukontrahan. Kaya mahanap ba ngayon ang sali ng Biblia na hindi magkakontra? Pagkakitin ko ang kapitulo ko, talata 5, ng Pilipos na ginamit ni Pablo. Na ang sabi rito sa Pilipino, no? Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ito ay pagmumungkahi ni Pablo. Na yung pag-iisip natin ay magiging katulad na kay Jesus. Basta pa rin dapat na ano, na siya yung bagamat nasa aming Diyos, ang hindi niya inayos isang bagay na narapat pangalan ang pagkapantay niya sa Diyos. Dito, pagka sinabi natin siya ay nasa aming Diyos, kay Diyos na siya, mukhang bantabo. Kasi yung ginamit doon, Mose, although may maraming mga explanation doon, mga Greek scholar, nagtatalo-talo sila dyan, pero ang dahil natin sa Kolosa, kapitulo 1, talata 15, na sinasabi si Jesus ay larawan ng Diyos. Larawan siya ng Diyos. Kaya sinasabi, ano ng Diyos? Pero, mababasa din natin sa unang Korinto, kapitulo 11, talata 7, na tayo man na lalaki, o yung kanyang nilikha, ay larawan din ng Diyos.
Kaya tama yung sinasabi nito ni Pablo na sa'yo, nasaan yung Diyos? Kaya tayo rin nasa, ano, larawan din tayo ng Diyos. Kaya ang sinabi ni Pablo na gawin niyo ito sa inyong pag-iisip na nakay Kristo din naman. Nakahulugan dito yung kung ano yung pag-iisip na ito, ganun din yung ating pag-iisip. Pangalawa, dito lumalabas na sila ay magkapantay. May mga pagsasalin dito na sila ba daw magkapantay at sa ito ay nagpakababa. Pero mayroong mga pagsasalin na iba ng Biblia na ganito ang pagsasalin. Na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi siya hindi nagpanupala ng pag-agaw alalaong bagay na siya'y maging kapantay ng Diyos. Dito ipinapakita na siya ay bagamat mababa ay hindi siya nagpanupala o hindi niya iniisip sa kanyang sarili na pumantay sa Diyos. Kasi pagkatinig na mo sa talata 9, dito ipinapakita na talagang mababa rin sa Diyos dahil itinaan siya ng Diyos. Kasi kung magkapantay na siya, kakaas pa siya, ang nangyari ko rin, mas mataas pa ngayon Jesus. Mapagkapantay sila kung itinaas pa siya ng Diyos. Kaya dito sa pagkaunawa, ano? Dito, ay siya ay nasa mababa, hindi niya inisip na maging kapantay. Hindi siya nagpanuhala ng unin niya yan. Yan po ay mga pagsasalin ng iba't ibang Biblia. Bakit natin makikita na talagang hindi sila magkapantay? Si Pablo mismo ang nagsabi sa unang Korinto, Kapitulo 15, ay ganito ang sinabi niya, kung talagang magkapantay, dahil ito sa paghuhukom, sa darating na panahon, ito sabi niya, sapagkat kanyang tinasuko ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang paa, tinutukoy si Jesus. Dapat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay tinasuko, ay maliwanag na itinatangay ng pasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayin ang anak rin ay patutukuin naman. Susuko nito, kaya ko naniwala pa sa Jesus, yung siya yung tunay mo na Diyos, susuko nyo sa ama. Hindi ko pwede yung tunay, yung Diyos, susuko doon, ano? Hindi ko pwede, walang ganoon. Nagpatuko ng lahat ng mga bayi sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Meron din, ginagamit din yung Tito, Kapitulo 2, Talata 13. Dito ay gagamitin natin kasi ang pagsasabi dito ng Biblia ay tilang baga lumalabas na yung dakilang Diyos doon at si Jesucristo ay iisa. Nasabi rito sa Pilipino na hintayin niya ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kalwalhatian ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Dito sa isang bahagi dito, meron akong mga iba't ibang salong dito mula sa Biblia. Na ang pagsasalin, katulad ni John Wesley ng New Testament, Sinak, James Morpah, today's English version, at sa kanyang English Bible, ang mga ito, parang ang pagsasalin nila ay pinaghihiwalay yung dakilang Diyos at Jesucristo. Sa pagpapaliwanag ko, sa gagamitin ko yung salitang Grego, mayroon mga nagsasabi na ang komposisyon ng gamarya dito ay tinatawag bilang rounded sharp wood. Yung salitang ating dakilang Diyos, mayroon siyang article. Mayroon siyang tinatawag na article. Yung great God, the great God, gamitin yung binitaw dito, article. At saka din yung salitang at o end, yung tinatawag niya sa Greek na kai. Ano? Kai. Yan ay nagpo-connect doon sa dalawang noun. Dalawang noun yun eh. Yung great God at saka Jesus Christ the Savior. Nagpo-connect doon doon. Yung Jesus Christ the Savior doon, walang article. Sa Greek grammar, pagka tinignan natin din sa unang Pedro, kapitulo 1, ay mababasa natin ang ganito. Ganun na ganun din ang komposisyon ng grammar. Sa ikalawang Pedro,
kapitulo 1, talata 1, ay ganito ang sinabi. Kapareho ng composition doon sa Titus 2:13. Ang sabi rito, si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesus Cristo. Yung salitang alipin dito at apostol ni Jesus Cristo ay makikita natin iba ang grammar. Alam natin dito na alipin at apostol ni Jesus Cristo, iba yan. Pero mayroong at. Pero iba ang komposisyon ng grammar. Walang parehong article. Dalawang nang ngayon, walang parehong article. Eh, ito lamang ay pagkakabing yung salitang Grego. Pero magkaganon pa man, minsan ito ay nagkakaroon ng problema sa mga pagtuturo dahil meron din, bagamat kami ay ginagamit namin ang Biblia bilang referensya, ngunit hindi salita ng Diyos. Kaya maaari magkamali. Kaya maaari sa susunod, pwede namin pag-usapan kung ang Biblia pa ay salita talaga ng Diyos. Kasi ang nangyayari sa amin dito ni Pastor, context ng reading kami. Kapit na kami ng reading ang nangyayari. Parang Biblia, gano'n. Pero, bakit kaya hindi natin i-settle na kung ang Biblia ba talaga salita ng Diyos? Kung pwede, ang Quran ba ay salita ng Diyos? Pwede kung parang pwede ito. Ito lang, kung pwede kami mag-hire ng ano, pwede kami sa bayan. Nakalahat pong musikina, pwede kami happy sa bayan, pwede sa bayan. Okay lang? Okay, sige. Okay, sige. Pero dapat natin unawain dito, na yung dakilang Diyos at tagapagligtas ngayon, iwalay. Hindi iisa. Dahil sa Jude o sa Huda, talata 25, ay makikita natin dito na magkaiba talaga ang Diyos, dakilang Diyos at saka yung si Jesus Cristo. Bakit? Ganito ang sabi. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesus Cristo. Kaya tagapagligtas ni Jesus Cristo doon, yung sinasabi dito, ang Diyos ang tagapagligtas, ha? Sa pamagitan lang ni Jesus Cristo. Kaya makikita natin dito, magkahiwala yun. At mababasa pa rin natin dito, na ang may kaluwalhatian, ay makikita natin dito sa Jude 29, ng buwan ito, ay makikita natin, na Jesus ay binigyan na lang ng kaluwalhatian eh. Binigyan natin ang kaluwalhatian ng Diyos. At sabi pa sa 8:54 ng Juan, yung kanyang kaluwalhatian, walang kabuluhan. Kaya yung dakilang kaluwalhatian dito sa tutukoy, na ipapakita, ay tanging sa Diyos lamang yun. Hindi nauubol, kahit kung hindi tayo malayo na mangyari yun. Sa Hebreo 1:8 ay dito ipinapakita na yung merong luklukan, yung luklukan ay yung tinawag na Diyos, anya ay yung anak. Ipaklarify sa tinan. Sabi dito, ang inyong o tungkol sa anak ay sinasabi, ang inyong luklukan o Diyos ay magpakailan talilanman. Ang seto ng kapiran ay isang seto ng iyong kaharian. Ganito pa rin, may mga problema pa rin sa mga pagsasali dahil yung mga nagsasali nito, naniniwala sa Jesus ay Diyos, pero ang sali nila, bakit iba? May mga blanky na iba na sinapakailan yung anak doon yung Diyos. Meron din ang mga pagsasali ng Biblia na hindi ganoon. Katulad ni Gudiklid, ang sabi niya, God is your throne forever and ever. Sinutungo sa anak, God is your throne. Yun ang sabi niya. Timopas, God is thy throne forever and ever. Ito, may problema rito. Kaya, karamihan ng mga teksto na ginagamit ay may problema. May problema. Kaya, dito ngayon, nahahati ang doktrina ng Kristyanismo, kaya napakaraming para ng palataya ng Kristyanismo. Iisang Biblia. Bagamat hindi ito ang aming tunay na basihan. May problema. May problema. Sa amin, walang problema yan dahil baliwanag na sinasabi ng Quran. Oo. Maliwanag yun. Pero, meron din mga sa pagsasali ng Biblia, ang pinagpunan nito ay doon sa lumang tipan. Mababasa natin yan sa awit 45, talata 6-7. Doon, kinote yun. Kinote.
ang tali ng RSD, ito yung Biblia ni Pastor, ano, RSD, ang pagkakasaling doon, na pagkatong, God is thy throne. Pero nung itinali na doon sa New Testament, ano na ang salin? Thy throne o God, magkaiba, isang Biblia yun. Dito lumalabas, God is your throne. Dito naman sa kabila, pare ng salin. Bakit? Merong nagsalin, doon sa Today English Version, ang sabi, ang merong alternative pa nga eh. Merong alternative reading. At kaya, yung grupo, meron dito ng the Holy Scripture, according to Masoretic Text, na itinablik ng mga Jews, at may consultation ng mga Jewish authorities, yung mga scholars na Jews. Ang pagkakasalin nila, doon sa Psalms 45:6 ay ganito. Thy throne given of God, thy throne given of God is forever and ever. Kaya mas tatanggapin namin ang mga Muslim, mas tama yung nandito sa Old Testament sa ibang pagsasalim. Dahil sa verse 9 ay maliwanag na sinasabi rito, kinibig mo ang kasiran at kinaputan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo, may kinikilala ng Diyos. Yung mayroon ditong sentro. Kaya, tutitig na natin sa ibang bahagi pa ng Biblia, yung luklupan doon ay may nakaupo, kapitulo 4, talata 2, talata 9 hanggang 11. Ano? Na mayroon doon nakaupo sa luklupan. Ang nakaupo doon yung Diyos, kapitulo, yung Diyos. Pero saan may nakaupo ang anak? Sabi sa Biblia, kapitulo 2, talata 34-35, ang anak o Jesus nakaupo sa kanan. May trono. May nakaupo doon yung Diyos. Pero si Jesus, ang sabi sa Biblia, nakaupo doon sa kanan ng trono. Sa Gawa, kapitulo 2, 34-35. Pangalawa, si Jesus na may luklupan. Meron sa trono. Pero sa Lucas 1:32, yung luklupan yung luklupan ni David. Iba doon sa luklupan ng Diyos. At makikita natin dito sa unang hari. Ha? Sa unang hari, kapitulo 22, ay mababasa pa natin doon, hindi lamang Jesus ang nakatupo doon sa mga tabi ng kanan. Pero makikita rin natin dito na unang hari yun, no? 22, talata 19, ay ganito ang nakalagay. At sinabi ni Micaiah, kaya yung dinggin ang salita ng Panginoon, aking nakita ang Panginoon na nakaupo sa kanyang luklukan. At ang buong gukbo ng langit ay nakatayo sa siting niya sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. Ay marami pala na. Ano doon? Napakarami. Wala ang buwesto. Doon sa sinasabing Alpha at Omega, ipinapakita sa talatang ito na kasi itunuturin nga na census ito pagamat maraming bahagi sa Biblia na kumakasit sa bawat isa pero yung mga lugar ito ay napag-aralan ko na nung nag-dilito ka na nung una. Dito makita natin sa talata 8, ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at ng nakaraan sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Pero itong Alpha na Omega na ito ay mayroong paguring ngayon at ng nakaraan at sa darating at makapangyarihan sa lahat. Pero sa talatang 4, dito ipinapakita na ito yung Ama. Sinuwan sa pitong iglesia na nasa Asia, biyaya ang tumayo, lawa, at kapayapaan mula doon sa kaliya na ngayon at ng nakaraan at sa darating. Doon sa talatang 5, at mula kay Jesucristo, pinaghihiwalay. Doon sa talatang 4, doon pinapakita yung ngayon at ng nakaraan at ng darating kay inyong Ama. Pero sa talatang 5, at mula doon kay Jesucristo na siyang saksing tapat na pangalan ng mga lahat. Kaya yung tinutukoy dito, yung ako ang Alpha at Omega na makapangyarihan sa lahat, ay walang iba kundi ang Ama. Pero sa talatang 11, ng ibang Biblia, inilagay doon ang salitang Alpha Omega. Pero maraming mga Bible scholar,
ang hindi na tinatanggap, ha, yung mga the oldest manuscript na yung talata doon sa 11 na nagpapakitang Jesus, yung Alpha Omega, keke. Wala doon sa original, ikinapit lamang nila. Ito ay yung Indian dala ni Pastor dito. Itong ebidensya, Revised Standard Version, pinalit na nila. Tignan nyo, check nyo yung Revised Standard Version. Oo. Kaya, sa bahagi ito, makikita pa rin natin na ang Kristo ay hindi kapatay ng Diyos. Hindi kapatay ng Diyos. Kaya makikita natin, dahil sa video din mismo ang nagsasabi, ikapatid na sa Panginoon. Naalala niyo yung binasong pangina? Ha? Yung 7, na ngayon ay mga kilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa atin ay ibinigay mo, ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Binigay siya. Kaya sa kahit mababasa natin sa ikalawang sa unang kwento, kapitulo 11, talata 3 na sinasabi doon, ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. Meron siyang ulo, meron siyang pang-ulo, meron nakakataas sa kanya. Marami pang bagay na dapat tayong talakayin, yung unang Juan, kapitulo 5, talata 20. Ilang paminot? Okay? Meron din akong mga salin. Kasi medyo nagkakaroon ng problema rito. Hindi ma dito nagkakaroon ng mga pagkaroon ng interpretasyon na yung sinasabi dito, ito ang tunay na Diyos at buhay niya walang hanggan, anya ay Jesucristo. Jesucristo. Pero malaki kilala natin ito kasi naano niya ano, ni Pastor, yung grammar, yung ang grammar. Alahan natin na ang grammar ng Greek, may mga exemption yan. May mga exemption yan. At sa pag-aaral ko rin, tinuturo sa amin ang professor ko, may mga exemption yan. Kahit na yun ang gulo ng grammar. Paano natin matitiyak na ito yun? Kinakailangan, tignan mo ang context. At saka yung ibang talata sa Biblia na magkakapareho. Ang context dito ay itinapakitang si Jesucristo ay pumunta rito para ipakilala yung totoo. Yung totoong Diyos, yung translation pa nga rito ng iba eh, Jerusalem Bible eh, true God eh, ang translation pa nila, ipakilala niya yung tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos, sa magitan ni Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos. Pero, pagka binasa natin sa talata, kapitulo 17 ng Juan, ay pinapakilala ni Jesus kung sino yung tunay. Okay. Ang sabi nito, 17:3, ay ganito. Okay. Lahat na ito. At ito ang buhay na walang hanggan. Sino nagpakilala na dito? Sariyo. Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Eh, Jesus nagsasalita dito eh. Kasi pagkabinigyan mo sa verse 1, Jesus dito ay nagsasalita, nananalangin at tumingala. Yung tingitingala niya. Kaya na ikaw, ipinapakilala niya na isang tunay o buhat, so ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang tunay na Diyos at Jesucristo ay iyong isinugo. Kaya kung makikita natin sa 5:11, sino ba itong buhay na walang hanggan na ito? Ha? 5:11, na kami itong buhay na walang hanggan na ito? Ito, 5:11 na unang buwan, ang sabi ito, at ito ang patotoo, na tayong binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay nito ay nasa kanyang anak. Nasa kanyang anak lamang. Pero sinong nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Ang Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang sinasabi sa Biblia. Kaya yung buhay na tinutukoy dito, ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan, yun yung Diyos. Sabi sa, sinasabi pa sa Jeremiah, kapitulo 2, talata 13, sinasabi ng Diyos doon na ako ang tubig ng buhay. Patutan. Kaya, ang sabi pa rin ni Jesus sa 14:24, yung salita niya, yung kaya nga sinabi yun, hindi ba ito ni salita ng buhay? Pero pagka binasa mo rin sa Biblia, 14:24 ng Biblia, ay makikita natin dito ang sabi ni Jesucristo.
hindi ang inyong sakin ay hindi tumutuwad ng aking mga salita. At ang salitang inyong narinig ay hindi akin. Tugtig sa Ama, nagtugo sa akin. Thank you. Now we'll have a 10-minute rebuttal from the first two chapters. Yung pong lahat ng sinabi niya ay mali. Lahat ng kanyang sinabi. Ngayon, para mapatunayan niya, simple lang. Una, ang lahat ng kanyang sinabi, ginagay niya doon sa translations eh. Yung bang lahat ng kanyang sinabi ay mali. Lahat ng kanyang sinabi ay mali. Sa sumusunod na kadahilan. Una, yung lahat ng kanyang argumento batay sa mga naglalaban-labang translations. Salin. No, sa mga salin. Hindi niya ipinresent kung ano yung talagang nasa original. Hindi, kumbaga siya, no? Hindi sa original document siya, no, eh. Nag-present, eh. So, nilalabo niya yung lahat ng interpretation ng naglalaban-laban. Saan mang korte, ito yung nagtan. Dahil, you have to go to the original document. Yung nasa copy ba, tinatanggap yung Xerox copy, na sorry. Okay. Ito, translation. So, maling lahat yung kanyang sinabi. Dahil doon sa unang dahilan nyo. Ang pangalawa, nag-invoke siya ng Granville Sharp rule of grammar in Greek. Eh, tamin siya ang manroon eh. Siya ang mapapahamak dun eh. Dahil doon sa Titus chapter 2, verses 13 to 14. Eh, sinasabi niya, no? Looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Eh, yung daw eh, applying the, ano, the Grandisha grammatical rule, hindi raw nag-apply kay Jesus Christ yun. Eh, hindi niya alam kung ano yung Grandisha rule of grammar. Dahil yung Grandisha rule of grammar doon sa Greek, ang ibig sabihin niya, no? Magiging predicative pagka walang definite article. Pagka yung expression walang definite article, magiging predicative. Ano yung sabihin ng predicative? Eh magiging tag-uri para doon, hindi title lang, no? Predicative eh. Kaya pinapatunayan niya doon na si Jesus Christ yung great God and Savior. Na, doon sa John 1:1. Yung ano ron, the word was God. Yung God doon, walang definite article. Sa Granville Sharp rule, pagkawa ng definite article, magiging predicative. So, ang magiging following the Granville Sharp rule of grammar in Greek, ang mangyayari at ang logos, verbo, the word, the logos, oh, hindi utterance, hindi rima, the logos, walang argument. Was God kind, ang ibig sabihin, uring Diyos, dahil predicated. Kaya pag sinasabi, he is invoking the Granville Sharp rule of grammar in Greek, that is an argument against him. And that in his favor, he does not even know the significance of the grammatical rule. Dahil nga, sakay siya na sakay doon sa mga translations at hindi doon sa itinuturo ng original. Tingnan mo, para makita yung kasinungalingan ng kanyang pwesto. Ngayon daw lamang, makalagay dito eh. Yung Alpha at Omega, walang tinutukoy kundi ang Ama. Ama lamang ang Alpha at Omega. Again, yung rule of grammar, tingnan mo, Hebrews chapter 1, verse 8. I am the Alpha and the Omega. Sorry. Revelation 1:8. I was thinking, you know, I was wrong in, you know, in mentioning the reference. So I am writing that. Revelation 1:8. I'm sorry. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He who is, who was, ang nagalagay doon, who is
to come, Ercoma yun sa Greek. Who is to come? Yung panirito. Eh, ang tinuturo sa Bible na who is to come, Ercoma, hindi God the Father. Ang Ercoma yun, who is to come, ay ang Panginoong Jesucristo, yung magsisesend sa amin. So, again, sabi niya, doon sa chapter 4 ng Revelation, yun daw nagpapatuloy na Diyos, malamang yung Alpha at Omega. Okay, for argument sake, no? Palagin natin na, sa 4, chapter 4 ng Revelation, no? O, kung ano yung kanyang, meron siyang binanggit sa chapter 4 eh. Kung saan man, no? Kung saan mong chapter na binanggit, pero hindi, ang punto ko ito, eh nagmamadali ako kaya ano eh. Ang punto ko, sa chapter 22, saka sa chapter 21. Sa chapter 21, verses 1 to 7, chapter 22, verses 10 to 13, yung ano rin eh, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo yung Alpha at Omega dun eh. Siya yung who is to come, siya yung Ercomaidon. Dahil yung Alpha at Omega, yun ang the first and the last. Eh doon sa chapter 1, verses 18, 17 to 18, si Jesus Christ yung the first and the last. Kaya yung pagkaka-identify, yung pagkaka-pakilala, no? Alpha, Omega, beginning, and first and last, isang tinutukoy nun eh. Yung first and last, si Jesus Christ eh. Dahil hindi na nakaranas ng kamatayan eh. No? Paano at the same time eh, namatay pero buhay magpakailanman? Dahil nga nagkatawang tao eh. Yung katawang tao, yun ang namatay. Yung pagka-Diyos, hindi namamatay. Ngayon, tingnan niyo. Pangatlong dahil lang kung bakit. Mali yung lahat ng kanyang sinabi. Nagbabackfire sa kanya. Doon sa 1 John chapter 5, verse 20. Sinasabi niya, kami, nung una sabi niya, rule of grammar ang ating susundin, grammar chart. Pagdating doon sa, ano, 1 John 5, 20, sabi niya, may exceptions dyan. Na bakit hindi mo tinutukoy kung saan yung applicable at kung saan yung exception? No? Pinakilalit ka yung point mo kung saan applicable yung rule of grammar, yung Granville Sharp, rule of grammar, saan portion applicable, saan portion hindi applicable. Tapos, pinasukan niya na yung ano, exception dito sa chapter 5, verse 20 ng 1 John. Now, bakit nakaroon ang exception? Doon sa Greek una, wala namang punctuation marks eh. Doon sa original eh. Wala namang changes doon sa demonstrative pronoun, sa original. Bakit pupunta doon sa translation? Pupunta ka rin sa original text. Naroon yung demonstrative pronoun. So, yung this is the true God. Yung immediate subject preceding that is Jesus Christ. Maraming pa rin itong item. Wala na akong time. Sabi rito, napagkamalan daw si Jesus na Diyos. Maraming yung iba magkaroon ng misidentification. Pero hindi naman niya binanggit yung Revelation chapter 21 eh. Verses 3 to 5 eh. Let ang Panginoon sa Kristo ang ano eh. Ang nagpapakilala na I will be your God. At saka nga itong John chapter 8 verse 58 eh. Yung I am. Absolute yun eh. Ang absolute I am eh. Walang nag-claim nun kundi yung Yahweh Elohim sa Exodus chapter 3. Hindi nga nilirebat yun eh. Inubos niyo kanyang oras doon sa pagbubungguan ng mga translators. Hindi doon sa presentation ng right meaning noong actual text. Kaya doon sa lahat ng yan, marami pang basa na. Pero kung kulangan ako ng panahon, isang kita yung kamalian niya. He is deceived and is deceiving. By bouncing on different translations without going back to the original translation or the original manuscripts and their right interpretation. Oh, si Jesus Christ, alamin natin, oh, magkakot. Si Jesus Christ, napagkamalan ni Tomas. Sabi ni Tomas, napagkamalan. My Lord and my God. Sabi ni Tomas, sa John chapter 20, my Lord
And Mark 20 to 28, no, John chapter 20. At napakamala ni Tomas, my Lord and my God. Eh, pinagsasabihan ni Tomas eh. Ina-address ni Tomas. Si Jesus Christ ang kinakausap ni Tomas eh. Sabi ni Tomas, addressing Jesus Christ, my Lord and my God. Eh kung nagulat si Tomas, nabigla, napagkamala, no? Eh bakit hindi kumurek ni Jesus Christ? Sinundap ni Jesus Christ. My Lord and my God. Isa Abdullah Yabo. Send it. Okay. Ang problema niya sa presentation ko ay yung pamanakain. Kasi nakakaroon lang problema. Yun ang pinagbabatayan ko. Alam ba ninyo, ha? Yung mga, ang may problema, yung Kristiyano eh, hindi ako eh. Yung mga tagapagsali ng Biblia. Dahil sila pare-parang naniniwala kay Jesus bilang Diyos, eh nagkakaroon ng conflict. Kaya ang sabi ko kanina, kapag ang isang talata ng Biblia, nagpo-contra doon sa isang kare, kapag bibigyan ko kayo ng halimbawa dito sa unang Juan, makikita nyo rito sa talata ng 3:9, ang sabi nito ng Biblia, ito, sali na ito ha, ang sino pang itinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang Biblia ay nananakot sa kanya at siya hindi maaaring magkasala sapagkat siya ay itinanganak ng Diyos. Kung tatanin ko yung mga nagsasabing born again, ang sabi nito, ang sino pang itinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Totoo ba ito? Hindi. Hindi kita kayo nagkakasala. Imposible! Dahil sa talatang 1:9 ay mababasa rin natin kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan para itong taong ina-address nito. Ipahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banansya na tayo pakatawalan sa ating mga kasalanan. Dito, nagkakaroon ng bahagi na nagkakasala pa. Yung mga ipinanganak, pero dito, hindi nagkakasala. Pero, pagkatinig na mo, sa salin dito, ng Revised Standard Version, ayaw ko, tatanggapin yung pastor dito, ito, itatanggapin niya. Ano? Eh, ang sabi doon, ang sino ay pinanganak ng Diyos, hindi nagpapatuloy sa pagkakala. Ako, matatanggapin din sabi doon. Kaya, hindi problema ng Muslim eh. Ang may problema, Kristiyano, kaya ilang sekta ng Kristiyanismo ang meron dito sa Pilipinas dahil sa iba't ibang hali ng Biblia. At mamaari kayo, isang grupo rin kayo, Trinitarian, Unitarian, pare-parehong born again yan. Nag-claim na tinanggap nila sa Yesu Cristo bilang Panginoon, tagapagligtas. Nag-claim niya na sila ay naligtas. Pero ang interpretasyon ng Biblia, pare-parehong may espiritu, pero may iba't ibang paniniwala. Kanya-kanya. Kaya nga, katulad na nga sabi ko ang ina, nagkakaroon kami ng Bible reading. Kaya ang pag-usapan namin, ano ba talaga ang tunay na Biblia? Ha? Ano yung original? Kahit na, oh, kung palagin natin, ano ba talaga yung original? Kahit na ang original, ha? Wala, okay ng original, pero... Wala, okay sa original, pero lang pago, wala. Yung okay ng original, meron. Yung Codex Vaticanus, Codex Alexandrianus, Codex Geneticus, at iba pa, pagka pinaghambing-hambing mo yan, iba-iba ang nakalagay. Yung napanggit ni Pastor, doon sa Revised Standard Version, John 3:16, yung sabi, only begotten, sa King James Version yun. Pero pagkatinig na mo ito sa Revised Standard Version, yung salitang begotten, wala na. Alin ang totoo sa dalawa? Kaya may problema eh. May problema. Anong Biblia? Sabi mo, original. Original. Kahit na yung original, nagkakaroon ng problema. Kaya kung sa translation, ito ang aking sistema. Ngayon, kung hindi nyo tatanggapin yung sistema ko, yung isang salin ng Biblia, kapag ka kumukontra sa kabila, titignan mo yung salin. Dahil yung mga nagsasalin dyan eh, dahil naman yan naniniwala. Yung Biblia, yung pa-Kristyanuhan, majority ng nagsasalin na kinukuha ko sa Biblia ay naniniwala si Jesus ay Diyos. Pero nakapagtataka bakit yung pinagbabatayan nila na talata na si Jesus ay Diyos, sinasalin nila iba dahil faithful sila sa original. Faithful sila sa original.
nakalim. Kaya ayun ang aking presentasyon. Kaya yung salitang I am. Ito yung naiyano ko na, yung salitang I am. Sinabi nga na ito, before Abraham, what I am. I am. Pero lumalabas doon, pre-existent ni Abraham, ni Jesus. At saka nabanggit ko rin ang una, yung I am doon sa Exodo ay magkaiba doon sa sinabi ni Jesus na I am yung ego ini. Sabi niya, ikinokulik yun doon, ang karamihan ng mga nagsasabi ni Jesus yung sa panahon ni Abraham. Pero pagka binasa natin yung footnotes ng Revised Standard Version ng Oxford Annotated Bible, yung I am doon ay yung tetragrammaton, yung YHWH. Ito ang kanyang pagkasabi. Sa page 70 ng Oxford Annotated Bible ng Revised Standard Version, inilikit ko ng mga Bible scholar, ang sabi nila, actually, YHWH is a third person form and may mean he causes to be. Hindi, I am. Pero bakit nagsasali ng Biblia? May mga nagsasali ng Biblia. I am. Third person. Samantalang yun, third person. May problema pa rin ng Biblia. Kaya, marami nagbabasa ng Biblia. Yung talent, ha? Yung talent, eh, pinukulik nila yung I am doon sa Exodus kasi pinapakilala nila. May pagpalagay natin na may sinatawag na pre-existence yung tool. Pagpalagay na natin. Tanggapin na lang natin. Okay. Then, dito sa Efeso, kapitulo 1, kalata 4, ang sabi ni Pablo ganito, ayon sa pagpapili niya sa ating, sa kanya bago itatag ang sanglibutan. Okay, pinili na pala tayo ng Diyos. Bago pa itinatag ang sanglibutan. Eh, kung ganito eh, nandunoon na eh. Hindi na, Efeso. Pati tayo. Eh, ito sinabi niya, bago. At sigre niya. Okay. Una, sinabang ibigay ko pati. 1:4, ang sabi nito, ang salita nga ng Panginoon ay dumating sa akin at sasabi, bago, inalam niya sa pausap nito, bago kita inanyuhan sa Piyan ay nakilala na kita. Wala pa pala sa Piyan eh, kilala na ng Diyos. At bago ka lumabas sa bahay bata ay pinagiging banal kita, inihal kita ang propeta sa mga bata. Kaya yung sinatawag na pre-existence, pre-existence na siya. Dahil sa panahon na yun, ay talagang pagdami na. Dano ng Diyos, bago pa magtagal sa libutan, na ako ay si Isa at kayo ay kayo. Ah, paano ka alam na? Nagutuloy yun. Silence, please, silence. Kaya, dito sa Proverbs chapter 8, ito ay pinapatungkulan, pinapatungkalan si Solomon. Pero ito ang sabi ni Solomon. Ano? Sabi nito, 22 hanggang 30. Ganito ang sabi. Ito ay Solomon ang tinatalakay dito. Pero meron man nagsasabi, dito ay Jesus Cristo daw ito. Pero wala tayong mababasa sa lumanti pa na sinuot ito para i-apply sa kanya. Pero may makikita tayo dito sa translation ng Revised Standard Version dito ay created siya. Created sa Revised Standard Version, created. Pero tignan mo ang sinabi ni Solomon. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako nilalagay mula noong araw, mula ng walang pasimula, bago nilikha ang lupa. Una siya. Nang wala pang mga bukal na sagana sa ng tubig, bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol, ay ako'y nailaba. Bago pang mga burol, ako'y nailaba. Samantalang hindi pa niya nilinikha ang lupa, ni ang mga parangmang, ni ang mga pasimula naman ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, na andoon ako. Sabi niya, nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal. Sa talata 30 na lang niya, magbabasahin ko, nasa titingan niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa. Kaya kung Jesus man ay sinasabi, ginikha ang lahat ng bagay sa kanya, sa unang Korinto, kapitulo 8, talata 6, ay ganito ang sinasabi. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang,
ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay sa pamagitan ni Kristo. Eh, dumaan na tayo, yung dawa ang ginagawa dito, pagkita niya ito Kristo. Kaya, kung sinasabihan, si Solomon, nandulang niya, tulad niya sa isang manggagawa, bago panginikha, eh, si Solomon pa, eh, ganun din eh. Pareho sila niya ito. At, kung titignan pa natin, sa Hebreo, kapitulo 7, ay mababasa natin doon, tungkol sa Melchizedek. May kay Melchizedek. At sabi dito, na walang ama, walang ina, walang tanggalan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw ni katapusan man, katapusan ng buhay man, datapwat naging katulad ng anak ng Diyos, ay, diba, nabing. Ngayon, bubuksan natin ang pano, di pinto. You can now participate in discussion here by asking your question. Question. This is a verse to Brother Isa. Is the Bible really the Word of God? I am the moderator. That is relevant to the subject matter. Ang pananampalataya ng Islam, kung ang Biblia ay salita ng Diyos o hindi, hindi namin tinatanggap ang Biblia na salita ng Diyos. Majority sa mga Muslim scholars, sinasabi namin na ang Biblia ay may salita ng Diyos. Hindi salita ng Diyos. Magkaiba yung may salita ng Diyos sa salita ng Diyos. Yan ang aming paniniwala. Ang Biblia ay may salita ng Diyos. Pero depende itong may na ito. Ano man mga bagay na hindi nagpo-kontra sa banal na Quran, sa Biblia, in principle, direkta, word for word, ay tinatanggap namin na iyan ay mula sa Diyos. Pero kung pag-uusapan natin kung alin yung salita ng Diyos, may problema. Kaya sa original, kasi lost na yung original. Long di original, meron tayong kopya. Pero anuman, may mga bahagi dito na pagka hindi na po kontra, tumatak ayaw mo ilan na sinasanggap na niyo. Ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. At yan ay may salita ng Diyos. Ibig sabihin, Brother, na ang lahat ng salita, halos lahat ng salita sa Biblia ay hindi salita ng Diyos? Magbibigay ako ng halimbawa. Sa Pope, kapitulo doon, yung sinasabi kong may salita ng Diyos, hindi total. Sa kapitulo 2, talata 1 hanggang 2 ay ganito ang sinasabi. Sa halimbawa lamang kung ano ang aming pagtanggap. Although ang mga kapatid natin ang Kristiyano ay mayroong sariling definisyon tungkol sa salita ng Diyos. Pero sa amin kung ano din sinabi ng Diyos, yun ang salita yun. Pero pagka sinabi ng propeta, salita ng propeta yun. Hindi namin ikinukonsider ng salita ng Diyos. Kahit na si Muhammad, Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ay ang mga salita niya hindi namin kinukonsider ng salita ng Diyos. Yun ay pagpapaliwanag sa salita ng Diyos, ang Quran. Sabi rito, at nangyari na uli na sa araw ng pagpaparoon ng mga anak ng Diyos upang magsiharap sa Panginoon, na nakiparoon din si Satanas upang humarap sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan kayang galing? At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, sa pagpalot pa rito sa lupa at sa pamanhit na naon na doon. Dalawang tatlong involved rito. Yung salita ni Satanas,
salita ng historiador at yung salita ng Diyos. Kaya yung salita dito, yung tinanong na sabi dito, na sinasabi dito, sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka lang galing, yung makikita namin, yun yung salita ng Diyos. Pero dito, sinasabi si Satanas, sumagot dito at nagparot pa rito, yung sagot ni Satanas, yung salita ni Satanas yun. Meron pa nga rito sa Biblia eh, hindi ko nilang alam, pero pati nga yung Asnal sa salita eh. Before we proceed, no? We will limit the answer to 3 minutes. Babae muna. Mahilig ko. Babae. I would like to just a question to Reverend Medina. Yung pong John 8:58, does it really mean na ito ba yung pre-existence of Christ? Just para explain. Well, yung term of pre-existence, eh, hindi namin o hindi ko ginagamit. Dahil yung may mga philosophical implications. Pero yung pre-cosmic being, dahil yung absolute being, yung sense ng I am, eh, walang qualification dito. Wala nang continuation yung sentence eh. Before Abraham was, I am man. So, yun ay pag-angking ng walang patibayan sa edad na pagiging laging sarili niyang gayon. Eh, that transcends all space and time. So, it is pre-cosmic personal being. Dahil ay pre-cosmic personal being. Now, yun din, eh, nagpapahayag din na katunayan ng pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo. Dahil wala pa yung sanlibutan, meron na siyang pre-cosmic personal being. Na hindi maipukumpira yun doon sa Proverbs chapter 8, dahil sa Proverbs chapter 8, figurative yung wisdom doon eh, babae yung wisdom doon eh. Kung ano yung sinasabi ng presenter ng Islam, figurative yung sense doon. Hindi yung actual personal name ng existence yung personal being ng wisdom doon sa Proverbs 8. So, twisted yung interpretation ng so-called wisdom ng Proverbs chapter 8, itong presenter ng Islam. At saka, yung dito sa pagka-I am ng Panginoong Jesus, hindi naman ipapatunay ng kanyang pagka-Diyos. Yung sabi, yung I am that I am thou, third person. Sabi niya sa, for the Bible, gano'n, no? Mga scholars yun. Eh, granted na mga scholars yun, pero hindi lang yung mga scholars. Titingnan mo rin kung ano doon sa original eh. Dahil ang original doon, haya eh. Hindi naman talagang yung root word doon, haya. O, ina-admit na meron doon sa haya na tetragrammaton, but more than that. Dahil may ay. Hindi lamang yung am ang nakapaloob doon. Kaya I am that I am. At doon sa mga passages, meron 13 passages na bumabanggit doon sa I am sa buong Old Testament. Bumabanggit doon sa I am. Na gano'n, na expression. Pero, tatlo lamang doon ang qualified. Lahat ng iba ang qualified. I am the king. I am the ruler. Example lang yun. Ganun yung mga sentences. I am coming. Ganun. Mga tao yung sasalita. Pero ito, yung unqualified I am, patungkol lamang doon sa napakita ng Diyos. Sir, I'm not sure. Sir, I'm not sure. Address kay Brother Isa, pwede ba pakisabi mo lahat yung mga pinahiniwala ng mga salita ng Diyos na napapalog sa Biblia na buksa mo? Okay, sige. Kung tatanggihin ko sa inyo, kung ari-ari mo mga salita ng Diyos na nakalagay dito, eh, aabutin ko tayo dito ng buong magdamag. Ano ko? Kaya, ito ho ay hindi mangyayari sa tanong ko, hindi mangyayari dito.
Pero katulad nung nasa alibutin nyo, ano man po? Kaya ito mo na lahat yung mga word of God dito. Kaya po. Okay, ano po? Talaga. Yan naman hindi. Babayan naman tayo. Ang ganda lang. Paano po natin masasabi na mag-re-reply sa original test? Eh, sinasabi ko nila wala na pala po daw. Ayun! Now, ito, ganito. Kung meron ko, ilalim muna natin na wala daw. No, pa-original. Wala daw, no. Wala daw mapapatunayan na ito na nga. Wala daw mapapatunayan na ito na nga ang ka-original, no? Na text, no? Dahil ito naman ang kabilang ano noon, punto. Dahil right, sabi ng isang report sa isang libro, right at the British Museum, alo, ay merong mahigit na 10,000. Ngayon nata, inadagdaga na ata ng sabi nila 25,000 manuscripts noong mga text ng Bible. Now, therefore, alin doon ang original? Eh, ang answer natin doon, napakadali na i-determine yung original in the sense na, lalo ngayon may computer. Pag kukumpirin yung lahat ng mga text, aalamin lamang kung saan sila nagdi-differ. Kung saan sila nagkakaiba. Sa dami-dami yan, no? Pagkukumpirahin lahat ng mga text, pagkatapos, aalamin lang kung saan sila nagdi-differ, yun ang tinatawag na variant reading. At yun ngayon ang pagtatalunan kung yung variant reading. Ngayon, doon sa isang librong nabasa ko, ang sabi, ang variant readings lamang constitutes, ha? Less than 1% of 1% of the entire text. At yung variant readings na yon ay hindi pa patungkol sa mga major doctrines. O kung tatak sa ibang major doctrines, ay meron namang iba pang mga text na hindi doon sa variant readings, kundi nag-a-agree naman yung mga ibang text doon sa libu-libu nyo. Tukong libu mga text na doon. Ang ano nga roon, napakarami nating pruweba na mapagbamba tayo dahil there is a basis for so much comparison. So, just that alone, yung preservation lamang ng ganung karaming percentage ng text, isa nga sa mga pruweba na the Bible is the written word of God. And ito yung written word of God in the text doon sa Revelation chapter 1. Verse 1, verse 2, verse 9. The word of God is the testimony of Jesus Christ. Jesus Christ is the truth. So the word of God is the testimony of the truth. Siyempre, just the testimony of the truth, ipipresent niya kung ano yung totoo. Nagaya, tumasaksi. Tumasaksi. Pag ito, nag-witness, sasabihin mo kung ano yung nalalaman mo. Kung ano may nalalaman mo, sa totoo o hindi totoo, ilalahad mo lahat. Inuulat din doon yung mga salita ni Satana. Pero bahagi yun sa paglalahat ng kabuuan ng katotohanan ng Diyos. Reverend Regina, I would like to know your opinion. Is Quran the Word of God? Cannot be. Dahil hindi may de-demonstrate na yung Quran ay talagang sa totoong Diyos nang galing. One. Pangalawa, may intermediary, mayroong angel pa na ano eh. Nakinig si ano eh. Si Muhammad eh. Eh si Muhammad nag-iisa eh. Eh yung sumulat sa Bible eh, more or less, 40 na katao. Na magkakaibang lugar, magkakaibang panahon. Pero nag-a-agree silang lahat na si Jesus Christ yung Diyos na magkakatawang tao para iligtas ang sanlibutan. Eh si Muhammad nag-iisa. Inaarating niya na ito yung mensahe sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. Kung medyo nahilo na si Muhammad. O medyo nagutom na si Muhammad. Kahit pag Diyos ang nagsasalita sa kanya, walang check and balance. Walang check and balance. Walang ano eh.
Walang internal evidence, walang external evidences, unlike the Bible. Plus walang cosmic and trans-cosmic evidences. Kaya yung Quran, hindi mo mapapatunahin talaga salita na direkta ng galing sa Diyos, internal evidences and external correlations and existential verification and cosmic and eschatological demonstration. Yun ang malaking pagkakaiba. Binibira mo, itataya mo ang buhay mo sa isang tao lang. Eh kung nasabi, nagsalita sa akin ng Diyos. Eh kung hindi nagugutom ng panahon, dahil pag nasa disyerto ka, madali kang magutom at saka madali kang ano eh, mahilo eh. O baka ano na pinagsusulat doon, walang check and balance. So walang problema na yun yung salita ng Diyos. Pero yung Bible, ay talagang ang dami-daming problema. Meron sinasabi, by fulfilled prophecy, by miracles, hindi lang sa naka-record sa Bible, kundi yung existential miracles na nasa Bible, at plus yung mga correlations ng mga pangyayari sa kasaysayan, historical vindication, yung archaeological ano, demonstrations of the veracity of the claims of the Bible. Naku, ang dami-dami pruwede. Ang dami-dami check and balances eh. Ang dami. Kaya nga, ubrawang pintasan yung buong Bible sa lahat ng angel eh. Pero nananatili yan ang message niyan. The Lord Jesus Christ, the only Savior of the world. The Savior of the world. Granville and Sharp grammar yun eh. Definite article dun eh. John chapter 4 verse 42, verse John chapter 4 verse 14. Kaya yung Quran, yan lahat na yan, hearsay na lahat yan ni Muhammad, walang ano, internal, external verifications or demonstrations, walang historical ano, bearing whatsoever. Yung sabi, matetek up mo sa history, matetek up mo sa existence ng tao, etc. So, Historia. Pero papaano namin i-present na ang Quran ay salita ng Diyos? Maraming bahagi sa loob ng Quran. Katulad ni si Maurice Bouquet, no? Sa panahon yun, ang Kensya ay mababaw pa talaga. Mababaw talaga. Si Maurice Bouquet ay inutusan ng Anglican Church para tignan ang mga siyentipiko na kapaloob sa loob ng Biblia at ng Quran. At sa kanyang pag-aaral, nag-aaral muna siya ng Arabic, nagkaroon siya ng pagtuturi, yunitaw, na anuman ang nakalagay sa loob ng Quran ay hindi kumukontra sa mga discovery sa science ngayon. Yung mukha, talaga sa science. Dahil na yung ginatawag na embryology. Embryology. Yung noon ay hindi pa alam kung paano dumalaki ang bata sa pinagpupunan nito, ano? Eh, describe niya sa Quran kung paano. Ngayon lamang may mga moderno tayong equipment, ngayon lamang nilang paklasan, yan i-ticket mo ang nag-present niyan. Hindi siya isang Muslim. Hindi siya isang Muslim. Canadian siya. Kaya nung tinignan niya yung mga bahagi na yung sa Quran, yung kanyang discovery ay hindi kumukontra. Kaya sabi ni Maurice Bouquet, isang scientist, pen scientist. Ha? Kaya ay sabi niya, paano nangyari ito kay galing kay Muhammad? Sa matalang maraming bagay dito ng mga sienta na hindi natin may tatanggi. Na hindi nagpo-kontra. Sino sa kanya ang nagsabi nito? Sino sa kanya ang nagsabi nito? Maliban lamang doon sa lumikha. Kasi, sa aming pananaw, kung ang isang aklat ay salita ng Diyos at ang siyensya, kasi sabi niya, ang siyensya, ang science and study of nature creation na lang
yun. Kaya science is from God. Hindi natin pwede tunay na science, hindi yung scientist ha, pati ibang interpretation ng mga scientist eh. Kaya kung ang siyensya ay galing sa Diyos at ang isang aklat ay galing sa Diyos, dapat ang dalawa ay hindi nagpo-kontra dahil iisa ang pinanggalingan. At kami, ha, ang magpahanggang ngayon, ibang mga scientists na Muslim namin, kaya ng hamon, makakita kayo ng ibang bahagi sa Quran na kumukontra sa siyensya. Yan ang hamon ng mga scientists ngayon. Bukan kan lagi itu. Ayo. 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 Okay, sinabi nyo kanina kung salita ng propeta, hindi yung paniniwalaan, pinaniniwalaan salita ng Diyos. Then, pinaniniwalaan nyo naman na ang Quran ay salita ng Diyos. Ngunit ito'y sinulat at sinalita ng isang propetang nangangalang si Muhammad na galing sa anghel. Paniniwalaan po ba natin ang isang salita ng isang anghel o isang propeta? Maganda yun, grabe. Maaaring may kakulangan ako sa pagsalita ko ngayon kanina, no? Pagpaumanhin mo. Pero ito ang gusto kong ilagdag. Na, ang salita ng propeta ay salita ng propeta, hindi salita ng Diyos. Yung salita ng propeta, ipinapaliwanag niya ang salita ng Diyos. Kaya yung salita ng propeta Muhammad, ikinupusino namin ang salita ng propeta. Pero ang salita ng propeta, hindi nagpo-kontra sa salita ng Diyos. Ano? Ganyan ipinapaliwanag nila yan eh. Pero, iba yung binigkas ng propeta, iba yung binigkas ng Diyos. Kung ano na yung binigkas ng Diyos, yun ang salita ng Diyos. Yan ang sistema na ang pag-iwalay. Kaya kung may Quran kami rito, itinuturing namin yan na yan ang salita ng Diyos. Pero yung salita ni Propeta Muhammad salam, ang kapayapaan ay sumakaliya, ay Jesuit yan. Meron kami kinatag na bumalay, kainin ibang ilang volumes yan na maaaring hindi nyo pa narinig yan. Yun yung mga, ang halangan doon ay paliwanag niya dito at kung paano niya tinutupad. Tinutupad. Ngayon, paano natin paniniwalaan o ganoon? Nasabi ko na rin ng ina, kung hindi galing salita ng Diyos, ang laman nito ang pagpapag ko. Internal evidence. At saka external evidence. Ang ano ito, yung kensya. At tulad na nasabi ko ngayon, paano natin paniniwalaan na hindi galing salita ng Diyos? Kapagka ang laman nito ay hindi kumukontra sa kensya, kapagka ang kensya ay galing sa Diyos, at ang aklat nito ay galing sa Diyos, kaya hindi magkukontra. Kaya kung ang laman nito ay salita ng tao, ha, kaya nagkukontra yan sa salita ng kensya. Ngayon, marami kaming natukula sa Biblia na nagkukontra sa kensya. Maaaring yan eh, pag i-book out ko yan, ha, maaaring pag-usapan natin yan tungkol sa Biblia. Translation. Siya ang nag-a-argument based on conflicting translation. I was referring most of the time to the original sense, meaning sense in the original Hebrew, that is language, and original Greek. So, hindi applicable sa akin yung sinasabi ninyo.
sa kanya lang applicable yun. Because I'm not arguing on that basis. Now, if I have been arguing on that basis, you can say that to me. Yun ang aking isang response doon. At hindi ako makaka-argue on the basis ng ganon. Dahil, una, that is doing injustice to the text in the original language. Dahil may original language eh, hindi. In the Old Testament, Hebrew, Aramaic ang original language. Sa New Testament, Greek ang original language. That will be doing injustice to the text in the original language. So, hindi ako nangangatwiran ng kanyang pangatwiran na gano'n. Dahil gusto ko kung ano yung sinasabi at katuturan mismo ng original language, yun ang palabasin. Ang tawag doon, exegesis. Hindi exegesis na you read into the text, whatever meaning you wanted to infuse on the text. No, let's draw out from the text in the original language. No? Kung ano ang sinasabi ron, hindi yung conflicting translation. Dahil, itong buong Biblia, bukod sa iyan nga ay ano, bukod sa iyan nga ay maraming mga sumulat sa different places. Kaya, mayroong mga check and balance eh, yung buong Bible. Eh, mayroong unified ano yan eh. Mayroong unifying factor o key figure dyan. Ang unifying factor o key figure sa buong Bible, the Messiah, the Lord Jesus Christ. So, doon nakapokus ang lahat. Doon sa unifying key figure na yun. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ayun ang science eh, kahit anong state ng science. Yan eh, hanggang sa probabilities lamang. Ang absolute truth, ayun the Lord Jesus Christ. Dahil sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Sabi niya gano'n, no? That is the claim of absolute truth on the part of the person of the Lord Jesus Christ. So, the absolute authority on the Bible is the Lord Jesus Christ. So, you have to reckon with the person of the Lord Jesus Christ and on exactly what he said. Hebrews chapter 1 verse 8 at dito sinasabi na Greek but Hebrews chapter 1 verse 8 ho tronoso ho teos iton ayona to ayona. Ito yung sinasabi rito sa interlinear Greek New Testament. Eh, kung yaro natin, word for word, the throne of you, the God, into the ages of the ages. Yun yung ina-address yung the Son, no? Yung who yun, but as to the Son, giton who yun, patungkol doon sa anak, patungkol doon sa anak, ang trono mo, hindi ang trono ka. Allah ka ng differential noon. Kung mag-i-apply yung grand deal chef na bahay, yung grammar doon eh, ang tamang salin, ang trono mo, hindi yung ang trono ka. Dahil possessive yung yung construction dito. At ang nagpupusit person, hindi yung throne. Ito sa original ito, sa original text. Kung lahat ng kinungkol niya, kay Mopat, kay kung pangitong nino, mga translations, no? Yes, translation. Pero pagbalik mo rito, tingnan mo. Kitang-kita mo na ang sinasabi rito, yung trono mo, yung so, yun ay possessive pronoun eh. Personal pronoun. Oh, paano mo yung sasabihin na yung anak ang naging trono o yung ama ang naging trono? Ngayon, kung yun namang nagsasalita, o yung ama ang naging trono, that is your throne. O, edi hindi na yung so doon, hindi na
mo ang mangyayari nun. Siya ang dapat mangyari sabihin doon. Eh, hindi ka rin ang sinasabi. Doon sa original sa deep language. So, okay naman, sabihin mo, ang trono mo, Diyos. Sinong Diyos? Diyos Ama. Eh, kung gano'n ang susundin mong pangatwiran, mas mataas yung nakaluklok, kaysa mo siyang iluluklokan. Eh, di, pag sinunod mo yung God is thy throne, eh, di, ang nakaluklok doon sa Diyos Ama, eh, yung Diyos Ama na si Jesus Cristo. Hindi mas mataas pa yung Panginoon Jesus Cristo kaysa mo sa Diyos Ama. According to that line or mode of reasoning, incidentally, ang Panginoon Jesus Cristo, bago na sa lupa at nagpakababa, sabi rin sa John chapter 3, verse 31, He who is from above is above all, unqualified you all. Unqualified you all, kaya hindi lang, hindi siya... Okay. Let's not believe you are talking about the Bible, and you are invoking the Bible. Or, I'll say, you are accepting the various rendering of the translation of the Bible. Which of the books would you say your best choice? Best choice more of the Word of God. The 66 books used by the best one, or the 73 books that consisted all the Holy Bible for the Roman Catholic. And other values, the point that both this version of the Bible, whether it's the Revised Standard Version of the Bible, King James Version, or the Word of the Bible, both have the Book of Revelation in chapter 32, where it says within Psalm, wherein those who add and those who subtract down the line. So that if you add something, the Word of God, added to you the penalty, and if you deduct something, the Word of God, reward in paradise. Question 3. Which of the two sets of books, the Bible is composed of several books written by 40 or more authors, which of the two would you use the word? Well, classification, canonical, apocryphal. Whether Roman Catholic concept or so-called reformation concept, merong distinction ng